Hey guys, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, bali emergency troubleshoot tayo ngayon dito. Gawa ng yung bahay ng kliyente natin is yung kanilang ilaw sa loob isa kumukurap-kurap. Bali, ipapakita ko muna sa inyo yung nangyayari sa loob. So, tara muna sa loob. So, tara dito guys sa loob. Tingnan natin kung ano yung nangyayari sa kanilang ilaw dito. So, Tatlo. Saan? Ayun na, gumana na. So, ayun nang gumana ng ilaw. So, ayan, kung makikita nyo yung bumbilya dito, nagpapatay sindi. Sige raw. So, ayun nang gumana. So, ayan. So, yung nangyayari guys, yung sa ilaw nila. So, bali, nakita ko kanina agad yung mismong cause. Yung groundings dito, yung ating wire, dumikit siya sa mismong live wire. So, andito siya kanina. Ayan, so, papatay na yung ilaw. Titiklap-tiklap na. So, ayan. So, bali guys sila, nag-spark na yung kanilang alinya rito. So, ito, makikita nyo, ayan. So, ito guys yung nagkadikit. Gagawin lang natin dito, papalitan natin ang bagong wire kasi unsafe na siya kasi marami siyang nadugtong dito sa kanilang abubong. So, puputulin ko muna yung alinya rito. So, ingat tayo, gawa ng rekta to sa poste. So, emergency tayo, gawa ng walang ilaw. So, unahin ko rito sa part dito. Diyan. So, ingat tayo, gawa ng bakal, sa bakal yung ginawa natin. So, puputulin ko na muna guys yung mismong ground. Yan. Para mawala na yung pag-ano rin. So, ito yung mismong live na to. So, kailangan na ingat tayo. Kasi sa posting na to. Yan. So, kailangan na tape natin. So, tipan muna natin. Ayan. So, mamaya natin itong itindihan. Doon muna tayo sa mismong service entrance nila. So, dito na muna yan. So, ito yung kanilang service entrance, guys. Ayan. So, ngayon, puputulin ko na muna siya rito. Ayan. So, live yung pinutol natin. So, lagyan mo natin ng tagging kasi parehas itim siya eh. Yan, tutok mo lang yun sa kamay ko. Ayan. So, yung kanilang service entrance, so maliit. So, kanilang natin siya rito. Yan. So, balta natin siya. Ayan. So, ito yung wire nila. So, bali, pinalitan natin siya ng bagong wire ito. So, kasi puro dugtong na yung kanilang alinya rito. So, unsafe na yan. Ayun, napinalitan natin ng bagong wire. Ayan, so, palitan natin. So yan, samahan nyo na. Ngayon, yan ang pigtail nyo guys para hindi siya mag-loose kung sakaling mabatak. Kailangan na sigurado yung pagka-terminate natin dito. So, lagyan na natin siya ng electrical tape. Tatlong aso ay. Sangalay.
So, pamala nyo. Ayan, so okay na po. Yung tatap naman natin yung ating mismo neutral na. So ito yung ating neutral. So ayusin muna natin. So yung dulo ng neutral natin, ayusin nyo muna para hindi siya magkalas-kalas. Puputulin ko na guys yung ating neutral dito. Kasi hindi na naman to ano rito. Ayan. So terminate na natin sa neutral naman. So kung mapansin nyo, sunog na yung kanilang linya, gawa nang gumagamit sila ng matakas na load sa loob ng ating bahay. So dapat yung service entrance natin, minimum po tayo ng number 8. So kailangan mapalitan to. So yung neutral natin, kapit na natin siya rito. So papalitan na lang natin ng wire kasi masyadong maliit. Matanong mo daw kung may mag-bit na kulay na daw pwede. Oh, meron pa. So, ayusin lang natin to para di mag-loose. So, okay na to guys. So ito guys, okay na, bali ay tungdugtong na natin sa mismo line niya, sa main line natin. Doon tayo, Larry, doon ka. Doon tayo. Kasig, kasig. Ano sabi? So bali guys, ito na yung mismong linya nila, yung galing nga poste. So ingat po tayo. Bali, ang una kong ay dudugtong muna yung mismong neutral muna natin. So yung pagdugtong ng neutral, bukayin nyo lang muna ito. Yung sa ating para sa ating service trap. Ayan. Ito, bukayin nyo lang muna yan. So ingat tayo. Ayan. So bali, ayan guys, samahan mo lang tayo. Pupunta kayo doon. And then yung wire natin, ayan. So di bali nang lay muna, so itataas na lang natin sa manggay mamaya. So pagsalubungin nyo lang dalawa, so alternate lang po yan. Ayan, so pagkasalubong yung dalawa, tsaka nyo siya tali rito. Oh, dahil lamok dito. Ayan. So malambot lang naman yan.
So, kailangan na pulito yung pagkadugtong yun ng awer natin dito. Dugtong niya, magdugtong niya yan naman. Yan mga dugtong. Dapat maayos. Kaya na pag dumikit na yan. Bali, na dugtong na natin sa isang part. So, kabila naman tayo. Ayan. So, reverse lang natin yung pagkaano din at yung pagkaikot. Ayan, isama kay Dada. So, ito. So, last one. Ayan, so, kailangan na maayos yung pagkadugtong natin. Papakita ko sa inyo mamaya yung naging problema, yung naging cause kung bakit nagkaganon yung ilaw nila. So namamatay sindi tsaka parang umuugong o nagkakadikit yung linya nila. And then to, itong matigas na part na to, so puputurin lang natin sya. Ayan, puturin lang natin sya rito. Ganyan lang. And then naiipit natin sya rito. Ayan. And then itong isa. So matigas. And then dito. So naidugtong na po natin yung ating mismo pong neutral. Ayan. So ang next natin ay yung mismong live wire naman. So ito na yung pinakang huli natin. So dito tayo mag-iingat gawa ng ito na yung galing sa poste. So pag tayo na isa nito, talagang tigot tayo nito. So, ngayon i-splice ko muna yung wire natin. Ayan. So makunat yung palat nito. Ayan. So pan na natin. So ayan guys, na space ko na muna yung papunta sa bahay nila. So ito na yung binaluta natin kanina. Ito. So ito na yung mismong live. So para makita nyo, papakita ko sa inyo. Ayan. So live na yan. Ayan, so umiilaw yung ating test light. Ayan, malakas yung ilaw. So, ano tayo nito? So, doble ingat ang kailangan natin. Baka tayo makuryente. Ayan, so malakas yung ilaw niya. Ayan, at balta na natin siya. Ayan, so ingat. So ayan, balat na po. So huwag tayo papakapit dyan. Oh, ayan. So malakas. Malakas yung kuryente niya. So 220 tayo rito. Line to neutral po yung connection dito sa Quezon. Ayun, ay dudugtong na natin. So kailangan na hindi tayo papadait kasi pwede tayong madali rito, maisan. So iwalay muna natin, separate lang natin yung tatlong strand. And then yung apat na strand. Ayan. So okay na po. And then yung binaltang kanina. Ayan, so kung makikita nyo, ayan, nag-spark. Mayroon doon buhay. Papatay nga muna ng switch doon. Ayan na yun. Yung mga pababaan na lang ng circuit. Pababaan yung breaker na lang. Pinababaan mo na yung breaker pa. So ingat lang tayo. Ayan, so nag-spark. Mira ba? So ayun na. So ganyan lang po guys pag pagtutugtong. Yeah.
So babalutan na lang natin. So ayan po, kapala natin siya rito. Itaas nyo na yung ano ron? Itaas nyo, ito yung ilaw. Bakyan nyo pa din ang ilaw. Itaas nyo na? Oo. Itaas nyo yung ilaw, mamaya pa kami. Itaas nyo na? Oo. Okay, buhay mo na. So yun guys, okay na po, ay naidugtong na natin. So check natin sa loob nila. Bali okay na. Yeah, wait lang, tataas pa. Patingin ko lang po. So okay na guys yung ilaw nila rito sa balkon. Ayan, so not okay na yung troubleshooting natin. So okay na po. Ayan, so hindi na kumukurap yung ilaw nila hindi katulad kanina. Ayan, so okay na po. So ito guys yung pinalta natin. Kung makikita nyo yung pagkadugtong ng mga neutral dito. So di maintindihan. So basta lang may sabit laang. Ayun, pati may mga tama na. Ayan, ayan. So yung naging problema natin kanina rito, nakita ko yung kanina yung wire na nasusunog. So ayan, ayan guys, ayan. So ito yung nasusunog kanina. Paputol na. Ayan, paputol na, nag-spark. Saka ito may tama na rin itong itim eh. And then yung itim, dumait na kanina. So, tama. So yung tama ng itim natin. Tama. Yung susunog kanina, yung ating mismong live. So ito. Ah, ito guys yung mismong live na nasusunog kanina. Papakita ko na maayos. Ayan. Ayan o. Tama na o. Ayan. Ito guys o. Ayan. Kung makikita nyo, halos wala na rin kapit. Kung mapansin nyo kanina, yung ating ilaw isa nagpapatay sindi. So ayan guys, so, wala na, halos aputol na rin po. Kaya nagkakaroon ng spark tayo rito. So yun lang guys, so nag troubleshooting tayo rito, emergency gawa ng yung bahay ng ating kliyente isa hindi ipapatay sindi yung ating ilaw. So yung naging cost ng ating ginawa kanina, yung kanilang linya isa kumakayod sa yero, and then yung kanilang malay isa nagdidikit na yung kanyang neutral, and then kapag bumubuhay sila ng appliance sa loob, so tumutunog or susunog na yung kanilang neutral, nakikita nagbabaga na. So yun lang guys, sana mayroon naman kayo naiintindihan sa topic na to. So sa mga di pa pala sana nag-subscribe, sana guys support tayo yung channel ko, yung click notification bell para napipin sa aking bagong video. Hanggang dito na lang muna, and see you in my next vlog. Thank you.